Hi, hello. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo pumuli ay tutunghay ng ating pagbasa para naman sa araw po ng Lunes. Ang petsa ay May 6, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Juan. Ang kabanata ay 15, mga talatang 26 hanggang kabanatang 16. Doong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ngunit ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan ang paparito mula sa Ama, susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin. Sapagkat sa pasimula pa ay kasama ko na kayo, sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawala ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga, darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maaalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon o pagsasadiwa ay hahanguin natin sa aklat ng simbahay taong 2024. Alam ni Jesus ang kaibuturan ng puso ng tao. Totoo yun, walang nalilingid sa kanya. Lahat ng plano, iniisip, damdamin, kalooban, saloobin, mga ibinubulong ay nakakarating sa puso at kalooban sa isipan ng ating Panginoon. Kahit relihiyon ay gagamitin ng mga kaaway upang makamit nila ang kanilang kagustuhan. Totoo, sa ating kapanahon, lantad na lantad yan. Kahit sa pamamagitan ng relihiyon, may mga taong ginagamit nila ito para sa kanilang pangsariling kapakanan. At sinasabi din ni Pablo na minsan maganda ang pagrelihiyon sapagkat ay pagpapayaman, di ba? Pagbibigay ng karangyaan, di ba? Pagkuha ng mga bagay na hindi niya nakakamit, ngunit sa pamamagitan ng pagre-reliyon, ito ay kanyang nakakamtan. Ang itinuturo ni Jesus ay salungat sa turo ng mundo, Diyos na tunay ang dapat sinasampalatayanan at hindi ang tao. Naalala ko ang sinabi ng isang grupo na ang takot ay nagpapahaba ng buhay. Halos hindi ako makapaniwala. Ngunit kung susuriin natin ang buhay ng mga Kristiyano, sila ay mga matatapang. Kaya siguro sila maiksi ang buhay, di ba? Hindi nagtagal sa buhay nito sa lupa. Eh, bakit? Eh, matatapang nang dahil kay Kristo. Totoo siguro, yung mga duwag, mga takot, siguro nga mahaba ang kanilang buhay. Ngunit kung susuriin natin ang buhay ng mga Kristiyano, sila ay mga matatapang. Hindi sila natitinag sa mga pag-uusig o maging sa kamatayan. Kung duwag sila siguro, humaba sana ang kanilang buhay dahil hindi sila papatayin. No, diba? At kung tumangging sumampalataya kay Jesus na Diyos. Totoo, marami din tayong mga naging santong Pilipino na naging masidhi, nag-aapoy, nag-aalab ang kanilang buhay paglilingkod sa kanilang buong tapang na paninindigan. Ang ginawa ng mga taong umusig ay talagang binawian sila ng buhay. Pinarusahan, pinahirapan hanggang sa tuluyang mamatay na bagamat binigyan ng pagkakataon na itakwil si Jesus, ngunit sila ay nanindigan. Ang kinatakutan ng mga pinuno ay unknown sa kanila. Kinukonsensya sila ng kanilang budi at sinusuri ang kanilang mga ugali. Marahil takot din ang mga sinaunang Kristiyano habang sila'y tinitipon upang pahirapan sa arena at pagpistahan ng mga paganong humihiyaw sa mga palabas. Totoo yun, ginawa nga silang palabas. Pinadala sila sa mga arena, pinapahabol sa mga leon, sinusunog ng buhay, pinapanood ng mga romance, di ba? Nagkakasayahan, nagsisigawan, nagpapalakpakan, samantalang ang mga Kristiyano'y maaaring natakot ngunit tumapang. Dahil sa kanilang pananalig sa ating Panginoong Kristo, na mamatay man sila ng mga oras na yon, nakatitiyak sila na may buhay na walang hanggan sa kanila. Ngunit kung ang kanilang mga puso at isipan, ang kalooban at kaluluwa ay puno ng pagmamahal sa Diyos, bababa ang Espiritu Santo, ang patnubay upang maging kanilang lakas kahit pa
sa pag-aalay ng buhay para sa Diyos. Siguro yung kanilang tapang lakas ng loob, yung pag-aalay ng buhay, natanggap nila mula sa pagkakaloob ng banal ng Espiritu Santo. Katulad na ng ipinagkaloob sa buhay ng ating Panginoong Yesus. Kaya matapang niyang hinarap yung kanyang misyon, yung kanyang paghihirap at yung kanyang kamatayan mismo, sapagkat alam niyang hindi masasayang yun. Siguro, maaari na ganito din yung mga unang Kristiyano nang sila'y nagsitapang dahil sila'y binigyan ng lakas mula sa itaas ng ating makapangyarihang Diyos na ang kanilang pag-aalay ng buhay ay hindi mawawala ng kabuluhan. Kaya nga ang mga pag-uusig sa mga Kristiyano ay patuloy na nangyayari sa maraming pamamaraan. Iba't ibang pamamaraan. Kaya nga ang tanong eh, paano ba natin magagawa ng paraan ito'y matigil? Siguro yung mga tanong na yon ay hindi natin masasagot sapagkat alam natin na hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, ang pag-uusig ay patuloy na mararanasan ng mga Kristiyano. Maraming salamat at pagpalaib po tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.